Hello guys, so ito yung start ng ating pagja-jogging. So dito sa mga peach flowers na to, pupunta tayo sa peach flowers field dito na sobrang dami talaga ng mga ganito. So ayan, patikim pa lang yan na dito. So magja-jogging ako papunta doon. So everyday routine ko yan, lalo na ngayon na panahon ng ganito ng mga peach flowers. Sobrang ganda talaga dito na magjogging-jogging. Kaya ayan, arat na, let's go! Kapag nagja-jogging ka, maririnig mo yung mga lagalaslas ng tubig, which is very relaxing. Tapos makakakita ka pa ng mga pink na puno na ganyan. Mga peach flowers yan. Mula dito hanggang dun sa dulo, sobrang daming ganyan. Kaya nakaka-enjoy talagang mag-jogging dito. Ayan guys, simpleng-simple lang talaga yung buhay namin dito sa Japan. Well balanced at wala talaga mga marites sa gilid ng kalsada. Kasi lahat ng tao dito ay busy at meron talaga silang kanya-kanyang routine na gagawin. At bago ka pumunta sa bahay ng mga kaibigan mo, ay kailangan muna talagang tumawag sa kanila para malaman mo kung free sila or pwede kayong makipagkwentuhan. Karamihan naman sa mga matatanda dito ay hindi pa rin talaga sila masyado nagpapahinga. Nagtatanim pa rin sila ng iba't ibang klaseng gulay at mga prutas sa kanilang mga garden. Guys, ito yung goal natin, pero hindi pa siya masyadong full bloom. Pag naging full bloom na siya, mayiging puro ganito siya lahat. Yung mga puno na yan na parang patay, mayiging puro ganyan siya na puro bulaklak. Guys, hindi pa siya full bloom ngayon, pero maganda na rin siya. Yan. Itong mga peach flowers na to ay magiging peaches siya pagdating ng panahon, mga ilang buwan lang. Sobrang relaxing talaga at sobrang fresh ng hangin guys. Kaya pagka gusto mo ng simpleng buhay ay dito ka tumira. Lalo na pagka may edad ka na at retired na, parang mas gusto ko ng ganitong simpleng buhay lang. Dito sa Japan ay pag dumating ka na ng 65 years old ay makakakuha ka na ng pension at kung mayroon ka pang savings, yun ang mga ginagamit ng mga matatanda dito. Hindi sila sumaasa sa mga anak nila kasi talagang may kanya-kanya ding buhay yung mga anak mo kaya kailangan hindi ka aasa sa kanila. Kailangan meron kang sariling gagastusin, meron kang sariling income talaga. Dahil flowering nga yung mga peach flowers dito sa amin, ay nagkaroon din kami ng maliit na festival, kaya nag-display sila ng mga Japanese dolls sa mga stairs papunta sa shrine. Sobrang gaganda guys sa mga Japanese dolls. Karamihan sa mga Japanese dolls na yan ay pag-aari ng mga tao dito. Kaya sobrang nakaka-aliw talaga. Kaya ginrab ko na yung chance na to para akyatin ulit yung shrine. Siguro naman ay nasa 100 plus steps lang naman kaya kayang-kaya ko to at magandang exercise na rin ito para sa akin. So konti lang yung mga tao ngayon dito na umaakyat. Tingnan natin kung anong makikita sa taas. Halika at sumama kayo sa akin habang pinagmamasdan natin yung mga beautiful Japanese dolls. Kahit hindi ako nakakapunta sa church every Sunday ay talagang itinatry ko talaga na pumunta dito sa shrine. Iniisip ko kasi na pare-pareho lang din naman ng Diyos basta mahalaga mayroon kang Diyos na sinasamba at pinaniniwalaan at gumagawa ka ng mabuti sa kapwa mo ay okay na rin yun. Kaya ayan, halika guys at umakit na tayo sa taas at mag-wish tayo. Ay guys, nasa kalagitnaan na ako. Napapagod na ako pero I will do it. Please God, sana bigay mo na, I'm hoping for the best. No expectation, but full of hopes. Guys, I made it to the top. At nandito yung pinakamalaki. Ayan, nandiyan sila. I did it. Alam ko may reason si God at hindi lahat ng hinihiling natin ay ibibigay niya dahil may dahilan siya. Kaya tatanggapin natin ng maayos sa ating puso kahit na anuman ang maging resulta ng mga ating hinihiling sa Diyos. Ang mahalaga ay maging positive tayo at hindi tayo mawawalan ng tiwala sa Kanya. So, ayan guys, nagdasal ako at nagpasalamat sa Diyos dahil siya ang laging nandyan para sa akin.